Ayun na, ito na, naka-start na tayo. Okay. Magandang araw sa inyo. Nandito tayo para sa kwentuhan session with my family. Ipapakilala ko sa inyo sila isa-isa bago tayo magkwentuhan. This is my lola. Ano pangalan nyo, eh? Angelita. Si Papa. Si Papa Julius. Yes! Si Mami tumatawa. Si Mama Angelita. Ang nakaraang birthday mami natin. Okay, so ngayon habang nagkakantuhan session tayo, meron kami... School pa talaga yan? Oo nga, pati-school na ito. Vlog yan. School pa. Okay. Ipapost ko yan sa YouTube. Ang puran mo yan. Bibig ka, kinakain ko ngayon with shake ng banana and apple. So, Papa, nag-wonder ako. Gusto ko malaman yung mga pagsubok nyo sa buhay. Like, mga, yung itong pandemya, yung mga pagsubok nyo, paano nyo siya nalagpasan? Like, ganon. So, bago yun, ano, gusto kong magkwento sa akin yung about sa experience ko. Sa, ano, sa, maiba naman tayo. Sa pagsusulat ko ng nobela ko. Kasi, minsan na ako nag-stop gumawa ng nobela kong Jardin de Rosas. Dahil, nawalan ako ng gana. So, sa part na yon, dun ko nalaman na may writer's block pala na sinasabi. Like, yung, hihinto ka dahil nawalan ka ng gana, pero babalik din yung gana mo para makagawa ka, ipagpatuloy mo yung nobela mo or yung sinusulat mo. Nangyari yun sa akin nung pandemic, pero isa dun sa ginawa ko para bumalik yung motivasyon ko is nanalangin ako, nagpanata ako. Isa rin dun yung pagpapanata ako sa ano, kalusugan ng buong pamilya, ganun, and na manatiling buo at mananampalataya yung pamilya namin. So, isa-isa pagsubok ko, yun sa writer's block. Ayan, okay na ako ngayon. Eh, ikaw ba? Ikaw, may, meron ka bang pagsubok, may? Ikaw pa rin number one, may, meron ka bang pagsubok ngayong pandemya, may na overcome mo, may? Like, meron ba? Meron? Wala. Meron. Wala? Oh, suwe. Matandaan. Wala naman matandaan si Mami. Meron yan. Yung ano, laging walang ulam, puro itlog. Pagsumok yun, di ba? Laging walang pera. Oo. Paano mo yun may nalagpasan? Nalagpasan niya yun sa... Sige, tuloy niya na ito. Paano mo nalagpasan, me? Titis na lang ako. Titis, meron pa. Titis. Tawa lang din. Nagtiis daw si Mame. May yun lang yung pagsubok mo, me? Dali mo, kapatid na Julius. Hindi ko na matandaan. Dali mo, kapatid na Julius. Ikaw pa. Ngayon, pagsubok mo sa pandemya? Ay, siyempre, natural na yung pandemya. Maraming nagtutom. Ang trabaho kasi. Siyempre, atagtato ang minutes. Pagtatrabaho, pag-aarap buhay, negosyo. Okay. Hindi, makakala ka na po. Walang pera. Walang pagkos ko sa pamilya. Sarap. Pagpatuloy mo lang yung sinasabi pa. Kaya lang, ay tayo'y mananampalataya, tinuruan tayo ng mahala, magkiwala sa pagkagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo ay nakabasa sa mga pagsubok na nakatawid dahil kinabayan tayo ng mga mahala. Para ang nag-image.
Ipan naman to. Ah, video yan. Ipan. Kung siya na tanungin mo. Ay, ikaw, mama. Mahusay ang tagapagsalita. Bang Epal. Oh, mama, ikaw ba? Mayroon ka bang magsubok? Ah, si mga religion case. Masasabi. Yan. Grabe, ang sarap ng ano, ng shake. Kayo rin, mga tagapanood, subukan nyo rin mag-shake kung meron kayong blender. Papa, excuse me ka naman dyan! O, oh, di ba mabasin niya, mapatanod ang teacher niya? Bakit? Kwentuhan session lang yun, okay lang yan. Mga kwento, ganito naman tayo magkwento kapag kumakain tayo sa minsan ng... Kasi kadalasan, kapag nag-aaral ako, lagi akong wala dito sa bahay. Kaya masaya pag umuwi dito sa bahay ko mismo. Kasi kasama mo sila, mama, papa, si mame. No, me? Yung si mame nga kanina, nakita niyo lang ako, ngiti na siya kagad. Di ba, me? Ay, di ba? Oh, siyempre, nagaganda na sa'yo. Ay, so, ang pinaka-main dito na sinasabi natin o sinasabi namin nila mama at papa ni mami. Kapag mayroong pagsubok sa buhay, isa sa magandang solution is manalangin tayo sa itibag ng Diyos. Kasi is base sa narinig ko... Preacher, ikaw pala eh. Eh, kasi papa, hindi ka na nagsasalita. Kaya ako na yung nagsasalita eh. Hindi ko na. Di ba naman pa, alam ko naman na sumasang-ayon kayo na ang pananalangin ang pinakamagandang solusyon sa lahat ng problema. Oo. Sige pa, ipagpatuloy mo yung sinasabi bago natin tapusin ang kwentuhan session na ito. Tawad, tawad. Siya, hindi pa nagsasalita eh. Ay, okay lang eh. Hindi na ako may hindi ko salita si mama eh. Naihiya siguro sa mama. Dali na pa. Ano, yun lang yung masasabi ko na ato eh. Yung pagpatuloy mo yung sabi mo kanina pa. Yung pagsubok, wala eh. Ano lang yan, alikabok. Oh, paano ko nagsabi pa nga alikabok? Ito ko, wala naman, wala naman talagang... problema eh. Oh? Bigyan mo pa nga ako dito. Ano sa harapan ni si Mami sa shake? Ano yun pa? Wala naman lang yung problema talaga. Diba laging puno ng problema ang mundo? Ano na yun? Normal na yun eh. Closing speech mo pa. Sa ating lahat, sa mga nandito. Kung may problema ka, manalangin ka. Mm-hmm. Yun ang solusyon. And yun yung mga sagot namin sa kung paano ma-overcome yung mga pagsubok sa buhay yung problema. Gaya nga nitong pandemic. Maraming mga naguguto. Nagutom pa ba? Ako pa? Kaninang umaga lang, nagutom ako pa. Itlog yung ulam ko. Sabihin, hindi ka nakakain. Hindi ka kumain, gano'n. Pagod na siya araw. Nakakain, lagi ako nakakain. Para. Wala, di ba? Kapag may pananalig ka sa ating Panginoon ng Diyos. Hindi kanya pa babalik. Gusto niyo bibig ka? Okay, nagbabalik tayo ngayon for the closing speech ni Papa. Papa. Ang speech, ikaw yata eh. Kaya ako na. Teka, Papa, magsalta ka muna. Meron ako. Mm-hmm.
Kasama mo. Yan, kasama na si Tarshi namin. Na walang pagsubok sa buhay. Pagsubok niya lang pag maliligo siya, pagpapaliguan siya nila mama at papa. So, pagsubok niya yun. Tarshi ko lagi. Andin daw. Hi. Bago kami magtapos, kami ang pamilyang pusa. Kami po ang pamilyang pusa dahil mayroon marami po kaming pusa dito. Si Tarshi, si Buyeyit, si Noti, at si Kimyaw. Si Kimyaw na 10 years na sa amin. Na nahihiya. Ayan na siya, ayan na si Kimyaw. Ayan si Kimyaw, pinakamaganda sa lahat. This is Kimyaw. Kimyaw na matanda. Pinakamapagtutuwa. Yan, yung mga pagsubok ng mga pusa ay yung pagkain lang nila. So, para sa aral natin ngayong kwentuhan session natin. Oh, tandaan nyo, Dora, sinabi pastor, ni Papa. Ang bata ka pa. Ang pagsubok ay parang alikabok. Bakit? Bakit? Parang alikabok ang pagsubok? Alikabok? Pastora. Sinabi ko, sinabing parang alikabok. Ang sinabi ko, parang alikabok lang yan. Oh, di parang alikabok lang yan. Sabi na napapagpag yan, nawawala. Oh, yun. Ano yung sabihin? Napapagpag yan o nawawala. Yung nagpagpag ang ating pangalabot. Napagpag na ganyan yung alikabok. Parang ibig sabihin nun, parang talinhaga ba yung salitang yun? Oo, sabi din eh, parang. O, pagtutulad. Kaya kahit anong pagsubok yan? Kaya-kaya na pa. Kakayanan natin. Kasama ang ating Panginoong Diyos. Basta manalangin tayo. Ayun. Kung katawin yan sa mga camera, may. Manalangin lang? O, may, manalangin lang daw pa, may. Ano pa? Ano pa, may? May kalakip na... Na? Ay, kalakit na. Pananampalataya at gawa. So, that's end our kwentuhan session. I hope that meron kayong natutunan at napagtanto sa kwentuhan session na to kasama ang aking mga pamilya. At that, pamilyang pusa. Kami po ulit ang pamilyang pusa. Lagi yung tatandaan na meron kayong pamilya na lagi nyo masasandalan at ang ating Panginoong Diyos. And ito nagtatapos ang aming kwentuhan session. Kami nga po ulit ang pamilyang pusa. Oh, meow! Example ng meow dyan naman. Meow pa! Ikaw ang pinaka-meow sa lahat. Meow pa! Meow! Dali! Meow na ako kanina. Ikaw ma, meow! Meow, 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 meow. Meow, meow, ayaw. Oh, meron po pala ang naligaw na, ano, na biig. Joke lang, sige, bye-bye. Bye-bye. Si mami tawa, si tawa. Si mami.